Isang mapagpalang araw po ang suba ating lahat mga Ursulino at welcome po sa kwentong Ursulino Stories of Faith and Devotion ngayong Koresma. Magkakasama na naman tayo ngayon mga Ursulino para sa isang makabuluhang kwentuhan na mapag-usapan ulit natin ang devotion ng mga individual na kumakatawan at nag-aalaga ng mga pangmahal na araw na santo dito sa Binangonan. At ngayong araw nga po, ay kasama natin ang isa sa pinakabagong kamalero o tagapangalaga ng pangmahal na araw na santo dito sa Binangonan. Kasama natin ngayong araw, si BJ Feliciano. BJ, magandang araw. Magandang araw po kay Jester at magandang araw sa ating mga ka-Ursulinos. Ako po si Bernard John Certeza Feliciano mula sa Barangay Kalumpang, ang kamarero ni San Lazaro de Betan. Yun nga, maraming salamat po na of course sa pagpapaunlak sa rin na nakakwentuhan ka ngayong araw at malaman ng istorya syempre. Kita-kita nga natin dito sa ating background, no? Napakarami. Mamaya makikita natin yung buo na napakaraming mga imahe na inaalaga ni kay BJ. At later on, ang mapapagkwentuhan natin syempre kung anong history or kung sino-sino ba yung mga imahe o mga santo na inaalagaan niya and of course ang kanyang pamilya. Syempre bakit para simulan ang kwentuhan natin, no? Matanong ko lang din, saan ba nagsimula yung kagustuhan o yung pagdedebosyon mo sa pagsasanto? Siguro bata pa lang po talaga ako meron ng influence from the family. So, yung mga lolo at lola ko po, yung mga lola ko ay yung pareho silang member ng isang samahan dito sa Kalumpang, yung samahan ng Holy Cross. So, yearly may pabasa sila. So, ayun na sumasama ko yearly. Dati sinasama ko po yung maliliit kong images. Tapos naging ninyo, tapos yung birhen namin. Tapos yung sa lolo ko naman, sinama niya ako isang Biyernes Santo sa bayan. Tapos nung time na yun sa BCC pa yung parang assembly area ng mga santo. Tapos ayun, parang sabi ko nun na sana one day magkaroon ako ng ganung santo na pang procession. So ayun, and meron din kami talaga nagpo-procession kami yearly. And gustong-gusto ko yung mga procession, tapos nagsimula na rin ako mag-collect ng mga santo, gano'n hanggang sa dumami na sila. So, ayun. Oo, di ba kasi di ba yung mga kabataan talagang usually doon nagsisimula sa mga maliliit na santo, sa ginagawang parang karukaruhan, di ba? Yung iisasakay mo yung santo doon sa ibabaw ng, let's say, ng upuan or kung ano man. Yung kagustuhan talaga ng mga bata or kagustuhan doon nagsisimula yung pagdedebosyon ng isang tao usually, right? Doon sa pagsasanto. Nabanggit po yung Holy Cross. This is actually the first time that I've heard of yung samahan na yun. Kasi usually there's the Everlasting Club, di ba, doon sa Kalumpang. If you could tell me a little bit of story doon sa samahan na yun. So, yung mga lola ko, parang matatanda po sila doon sa Kalumpang. May isa ring member na taga-Libis na, ayun po, parang yung Holy Cross mismo, yung normally pag nagpapabasa sila, yun yung nasa gitna. Tapos ang members din po, si Kuya Romy. Tapos ayun po, yung mga lola ko. So, ayun po, may yearly, iba-iba po yung host ng pabasa. Depende. So, parang umiikot siya? Or sa isang specific na lower lang? Umiikot po. Iba-ibang member. Okay. So, talaga nag-host na rin po kami. Okay. So, talaga nagsimula siya even way back dun sa mga lolo't lola mo, yung parte na rin, yung pamilya mo, of course, ng pagdedebosyon. Parang pang Santa Cruzan po yung cross na yun. Alam ko po. Okay. So, yung nabanggit nga natin kanina, no, na marami ka din mga iba't ibang imahe na inaalagaan sa ngayon. Kanina pinagkakwentuhan, before we started the shoot, pinagkakwentuhan natin yung pinakauna or yung isa sa mga una inalagaan. Pwede po bang kaming bigyan ng konting story or background muna before tayo magkwentuhan, of course, tungkol kay San Lazaro de Betania? Okay, so nung year, matagal ko na po talagang inaano na magkaroon ng imahen na actually pang procession or una pang bahay muna. So year 2015, nag-decide na si Mami na finally magpagawa na. So birahin muna yung napag-decide namin. So yun yung Nuestra Señora del Buen Salud or Our Lady of Good Health. So, sumasali-sali pa lang siya nun sa mga exhibits, gano'n. Tapos, year 2016, nagkaroon po ako ng Soledad de Portavaga, another Marian image, na nasa kwarto ko po. Official replica ng parish. Tapos, year 2018 naman po, dumating yung Resurrection na si Mami rin po yung naggusto magpagawa. Eh, syempre ako, go lang ng go. Talagang supported ka pala ng pamilya. That's very good. Tapos ayun, sabi niya sa akin na, anak, okay na ako sa mga imahe natin. Kung may gusto ka pa, ikaw na ang bahala. So, nung nag-pandemic po, 2022, nag-decide na po kami na mag-apply for encargados. Tapos ayun na po, si
San Lazaro po yung binigay sa amin at yung na-approve. So ayun po, nagpagawa na po kami and last year dumating na po siya bago mag-feast day sila magkakapatid. At syempre, ang nasa aking likuran. Of course, si Santa Ursula medyo unexpected lang siya pero... Ayan, parang iba rin kapag ka meron kayong imahin ng patrona niyo. Oo, no matter how unexpected it may be. Oh, pero syempre, yan ang prinsesa at patrona ng Binaola. So, mapunta na tayo syempre dun sa pangmahal na araw na imahe, San Lazaro de Betania. May siguro may mga ibang tao na hindi nakakaalam. Sino nga ba si San Lazaro? Baka pwede mo kami bigyan ng konting background. At ano yung possible na naging relevance ni San Lazaro sa buhay mo, perhaps? So si dalawa po yung unang-una, dalawa po yung nabanggit na Lazaro sa Bible. So una yung mula sa parable of the rich man and Lazarus at pangalawa si San Lazaro de Betania. So una muna yung parable of the rich man and Lazarus. So siya yung beggar na Lazaro. So of all the parables na kinuwento ni Jesus, siya lang yung pinangalanan. So hindi siya santo, so character lang siya ng parable. So, hindi po dapat tayo magdasal sa kanya. Mm-hmm. Dapat po dito sa santo po. So, siya po yung Lazaro de Betania. Siya naman po yung kapatid ni Martha at Maria. At sila nga po ay mula sa Betania, mga a few miles away from Jerusalem. Ganon. So, si Santa Martha nga po ang abala sa mga gawaing bahay, sa kusina, upang mapagsilbihan ng Panginoon. Kasi during that time, during the ministry, public ministry of Jesus, dun siya namamalagi, namamahinga, o maaari syempre kumakain din po. Ano, very close siya sa magkakapatid na yan. So, ayun nga po si Santa Martha ang abala. Tapos si Maria naman ay talagang nakikinig sa mga tinuturo ni Jesus at siya rin yung nagpahid ng pabango. Tapos si San Lazaro naman yung gitna nilang kapatid. Siya yung nagkasakit at matapos ang apat na araw ay muling binuhay ng ating Panginoon. So that event, parang umano siya, naging usap-usapan noon. Talagang kumalat, maraming naniwala, at maraming nagsimula ng sumunod kay Jesus. So parang yun yung, in a way, nag-trigger para sa mga Pharisees na magplano ng patayin si Jesus. So in a way also, parang pinlano rin nilang patayin si Lazaro. Kaya maaaring ng mga times na nagpapakasakit ang ating Panginoon ay maaaring nagtago siya. So, sa darating na prosesyon po, nasa unahan po ako. Nakahiwalay sa mga kapatid niya. Mga kapatid niya nasa likod. So, yun po yung explanation. Oo. So, since nabanggit mo nga na sa bandang unahan ka, saan ka banda na nakasunod? Sorry if I may ask. Sa ngayon po, ang initial ay yung after ng mga apostoles. Ni Nicode. It's either si Nicodemo or si San Jose ng Arimatea. Kasi si Matias. Oo, si San Matias. Kami po magkakahan. Well, of course. Eh, syempre, mababasa naman natin sa Biblia. Isa nga siya sa pinakamamahal, di ba? Sa mahal na mahal din na nakaibigan ng ating Panginoon. Siguro, since nabanggit na natin yung pagmamahal, no? Sa pamilya niyo ba, paano yung nagiging devotion niyo? Since ang dami niyong inaalagaan ng mga imahe, tapos ngayon, meron kayong imaheng pangmahal na araw. Paano napapalakas or na sa-strengthen ng pag-aalaga ng isang imahe yung buong pamilya? Siguro napapagbuklod-buklod talaga kami ng aming mga imahen. Kung may mga exhibits, ganun talagang pinapapunta ko sila. Ganun. And ngayon na may ilalabas na kami finally na pangmahal na araw, parang talagang iba rin yung support na nararamdaman ko. I am very blessed. So, ayun, parang minsan nararamdaman ko mas excited pa sila sa akin. And talagang, siguro sa pamamagitan nun, napapalapit ko sila sa Panginoon, saan ang aming mga imahen. Kaya ayun, kahit na anong, alam namin, kahit na anong problema ang kaharapin namin, nandyan lang sila para gabayan kami. Mm-hmm. Speaking of which, since nabanggit mo na kahit anong problema or kahit anong pagsubok ang harapin, meron ka bang, let's say, mga pagsubok or mga problema or let's say, mga dasal na idinaing mo, right? Of course, sa Panginoon natin through the intercession of the saints na inaalagaan nyo ngayon na tingin mo ay na nabigyan ng sagot. Okay. Siguro yung recent
Oh, ay, yung pandemic, syempre, talaga. Oo naman. Grabe yun. Tapos, ano naman, recently, kaka-graduate ko lang po. Oo nga, congratulations. Sa, tapos, ayun po, medyo nahirapan kasi ako, mm-hmm. kaya medyo naka-extend. So, siguro, yun pa lang sa ngayon. Yung pinaka, at talagang, ano, sinagot nilang panalangin ko. Kasi ang hirap talaga. ano, sinurrender ko na lahat. So, ayun. Buti na natapos na ako. Oo, di ba? At long last. Di ba? Yes. Kahit anong nangyari. At least nakatapos ka na. Yes. Again, congratulations. No? So, syempre, isa ka sa pinakabagong tagapangalaga or let's say, recamadero, kamarero, kung ano man ang gusto nating itawag doon, di ba? Ng mga pangmahal na araw na imahe dito sa ating bayan ng Binangonan. Aling paghahanda ng pamilya? Syempre, first time na at long last, sabi mo nga, at gano'n man katagal ang inantay nyo, ano yung mga paghahanda na ginagawa ng pamilya or ikaw personally? Sa ngayon, napasimulan ko na po yung damit, yung mga damit niya. Tapos yung karo, iniintay na lang pong matapos. Tapos yung iba ko pong kamag-anak, kapamilya, may mga sinagot na po sila. So, ayun, yung lolo ko po ang sumagot na ngayon sa kandila, which is, even before, yearly na po niyang inaano sa pamilya namin. So, ayun po, syempre, iba rin yung talaga yung support na ano namin, na talagang, ano, ready na ba, ganito, ganyan. So, ayun, medyo marami pang kailangang asikasuin, pero kakayari naman. Oo naman, sa tulong ng pagdasal natin, of course, sa Panginoon. Oh. Kay San Lazaro de Batania. So, syempre, ano yung tingin mo? Matanong ko lang din, no, since pinag-uusapan na natin yung buong pamilya. Ano yung tingin mo na nagawa nitong pagdedebosyon na to? Aside from, of course, sa napag-usapan natin kanina na naging isa yung buong pamilya, naidulot sa inyo ng pagkakaroon ng pangmahal na araw ng Santo. And of course, the other saints that you have. Siguro talagang inaano niya kami, talagang ayun nga, kahit anong problema talaga, talaga nandyan lang sila para sa amin. At talagang kaming family, nakasupport lang talaga. Well, you're very lucky, to be honest. Kasi syempre, the family is very supportive no? sa lahat ng talagang mga gano'n. Minsan napapadasal po kami, ganun. Every day, nag-rosary din, lalo na nung pandemic. Oo. So, ayun. Bilang isang pinakabagong tagapangalaga or lalabas na, let's say, kamarero or ni San Lazaro de Betania, siguro maitanong ko lang din, ano yung pwede mong maipayo? No? Sa, let's say, sa mga nag-aspire or nag-wish or may gustong mag-alaga or magkaroon ng alagang imahe or santo, may it be for the Holy Week or any kind of saint? Siguro may tatlo kung maipapayo. Oo. Number one is to pray hard, to work hard, and be patient. So, number one is to pray hard. So, for me, yung pagiging kamarero, isa siyang calling. Ano, gaya ng kung paano tinawag ng Diyos ang mga pari at mga madre. For me, ganun din sa mga kamarero. Kasi talagang pagka nag-decide ka na gusto mo maging kamarero, lifetime responsibility na yan. Talagang hindi pwedeng kapag napagod ka na ayaw mo na. Hindi pwedeng ganun. Talagang kailangan pag-exertan sila ng effort. So, ayun, kailangan ipagdasal kung ano yung para sa atin, ano kung encargados, or if hindi naman yun, meron namang iba, merong congregation for Marian or Santo Niño. So, ayun, number one is to pray hard. Number two is to work hard. So, yung pagiging kamarero, mabigat siya financially, so kailangan din talaga ng support. Ano, so, ayun, kailangan magtrabaho. So, kapag nagkaroon na ng extra, tsaka lang magpagawa. Blessed lang ako na iba talaga yung support ng family. Tapos, number three is to be patient. So, if gusto nyo na pangmahal na araw, medyo matagal yung proseso ng pag-approve dito sa atin. Tapos, once na na-approve yun, magpapagawa ka pang matagal ulit. Tapos, iba yung preparation. So, ayun, kailangan kaakibat na nun nung pagdadasal yung pagiging patient talaga. Na kung ano mang ipagkaloob, yun. So, ayun. Oh, syempre, kasi di ba hindi biro din ang pagkakaroon ng or pag-aalaga ng isang santo or ng isang imahe. Kasi, again, as you mentioned, it's lifelong. Oh. Di ba? Habang buhay na aalagaan mo at hindi lang ito basta-basta na isang beses mo lang ilalabas ay tapos na. Di ba? Kailangan habang kaya ng katawan mo or habang merong magsusuporta,
laban lang, diretso lang ng diretso. Ano, siguro matanong ko lang din since itong kaana sa ating likuran is si San Lazaro de Betania. Siguro maitanong ko lang din, paano mo maiko-connect or maiduduktong sa buhay niyo yung naging buhay ni San Lazaro de Betania? Siguro parang binigyan siya ulit ng, for me, binigyan ulit siya ng chance ng na mabuhay ulit. Oo. And siguro ganun din sa nung nag-pandemic, siguro yun yung naano sa amin na syempre blessed tayong lahat na nandito pa rin tayo. So siguro after nung pandemic, it's ano, a good start again to, so ayun, na mabuhay. So gaya niya, ganun din. Tapos to, na mabuhay para sa Panginoon. Ayun, at syempre malapit siya sa Panginoon na dapat isabuhay din natin yun na as a kamerero, eh, maging malapit din tayo sa Panginoon talaga. At mapalapit ang ibang tao sa ating, sa pamamagitan ng ating mga imahe. O, yun naman kasi talaga ang goal natin in life, no? Maging malapit sa Panginoon at mailapit ang ibang tao sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Siguro bago matapos yung kwentuhan natin ngayong araw, Kuya BJ, no? Matanong ko lang, baka meron kang nais ipahiwatig or ibigay na payo or sabihin sa mga tao na makakapanood ng ating kwentuhan ngayong araw? Siguro masasabi ko lang po na sa darating na mahal na araw ay sana magkita-kita po tayo sa ating mga celebration. Of course, we have unique celebrations at ngayon marami rin po kaming bago. At sana hindi po tayo magsawang sumuporta sa mga gawain ng simbahan. Oh, yun. Speaking of which, nabanggit mong unique celebrations, no? Matanong ko lang din, since isa ka sa pinakabagong kamarero, taga-Mangalaga, no? Ano yung standard viewpoint mo dun sa gaano ka-unique ang binangonan pagdating sa mga celebration or sa mga pag-alala sa mga mahal na araw? Siguro iba talaga po yung celebration natin dito sa ating bayan, lalo-lalo na sa pag-Biyernes Santo, sa Entiero, sa Linggo, sa Lubong, yung Waswas. So, ibang-iba po talaga na talagang iba rin yung anticipation at yung preparation na ginagawa ng simbahan at ng mga kamarero. So, talagang maraming tao ang nag-aabang dito. Talagang parang ang ganda niyang refresher or breather kasi parang ang dami po nangyayari ngayon, eh. So, parang yung mahal na araw sa atin talagang napagbubuklo din tayo in a way, yung bayan natin na talagang magdasal, mag-reflect sa mga nangyari sa ating Panginoon. Oo, sa dami ba naman kasi ng pinagdadaanan natin everyday, no? It's, the Easter itself is a fresh start, no? Parang sasabay tayo sa muling pagkabuhay, no? Siyempre, sa pagkamatay ni Jesus, sa pag-alala natin, ay ililibing na rin natin yung ating mga nagawang mali. At sa pagkabuhay niya muli, ay bagong pasimula, no? Siguro, Kuya DJ, bago na lang tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong araw, no? Baka meron kang gustong pasalamatan personally or of course sa ating mga manonood na maaaring na ibigay ng tulong or kahit anuman, of course, sa yung buhay or sa pangangalaga ng mga santo. Siguro, una-una gusto ko magpasalamat siyempre sa Panginoon for using us as an instrument, kamareros na for the people. And of course, my family, si mommy, si daddy, mga kapatid ko. Talagang minsan natatawa kasi wala na kami ibang pinag-uusapan kundi yung preparations para kay Lazaro. Sa ayon, sa mga grandparents ko, uncles, mga titas, and syempre sa mga kuya at ate ko na mga kamerero dito sa binangonan. Talagang kahit anong oras mo sila i-chat, magre-reply sa mga tanong ko. Maraming salamat po. And konti na lang. Makakaraos na tayo. So, ayun po. And we are waiting, of course, sa unang salida ni San Lazaro de Betania sa darating na mahal na araw dito sa Binangonan. Maraming salamat, Kuya DJ, sa pagpapaulak sa amin, of course, na makakwentuhan at makausap ka ngayong araw para sa ating kwentong Ursulino. Sa ikalimang taon, actually, na ating kwentong Ursulino. At maraming salamat din po, mga Ursulino, sa pagtutok at pagsama sa amin ngayon sa ikalimang taon ng kwentong Ursulino, Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. Do not forget to like, follow, and share our official social media accounts at Ursulino Media. Ako po si Kuya Jester. Maraming salamat po at patnubayan tayo ng poong may kabay. Thank you. Salamat. Po.